Hello guys, welcome dito sa ating video. My name is Anito Sederia. I'm the creator of Team SS Program Boot. Today, pag-uusapan natin how to create a free account ng Team SS Program Boot without a problem. So, pwede ka mag-create ng free account sa Team SS Program Boot for free at meron kang 7 days free trial. Okay, so para matesting mo yung ilang mga features ng Team SS Program Boot, but in a limited features lang yung pwede mong ma-access. So tara, punta tayo dito sa ating website. So simple lang po ang gawin nyo. Punta kayo sa website natin. Okay, punta kayo dito sa website na to. Type nyo lang yung teamssprogram.com and then mapupunta kayo sa website na to. Okay. So again, meron every time nagbabago yung website natin depende sa update natin. So as you can see, meron tayong apat na plan. So meron tayong free, light, plus, and pro. Magkakaiba yung mga features na makukuha. But sulit na yung price na meron tayo. Now, ang way is tatlo. Actually, madaming way para mag-create ka ng account. So una, pwede kang mag-click ng login. Okay, and then mapupunta ka dito. And if ever merong taong nag-offer sa'yo ng Team SS Program Boot, sisendang ka niya ng link. So, automatic, once you click, sinendang ka ng link, mapupunta ka na agad dito. So, yan yung isa sa way. And then, i-click mo lang yung login with Facebook, makakapag-create ka na ng account. Or, pag nandito ka sa website na to, click mo lang itong try 7 days trial or just click the get started button. And then, mapupunta ka dito. So, ito yung sign up. So, ganun din yan. Pag nandito ka sa pinaka home and login, click mo lang itong create one, mapupunta ka dito. Pero unahin muna natin itong login with Facebook. So, bago mo gagawin yung login with Facebook, ito yung isigurado mo. Dapat, naka-open yung Facebook account mo doon sa browser na ginagamit mo. So, wag mo siyang i-open sa let's say baka pinasa sa'yo sa Messenger tapos nag-open ka sa Messenger kasi iba yung browser ng Messenger. So make it sure, nag-open ka ng Facebook sa browser talaga, which is Google or Safari. Tapos dun mo din i-open yung website ng Team SS Program Boot or yung kung ano yung link na binigay sa'yo nung nag-offer sa'yo ng Team SS Program Boot. So, and then, make it sure dun sa Facebook account mo, meron niyang email. So, bakit? Meron mga user na walang email. Ang ginagamit lang nila ay mobile number. At dapat verified yung email mo. So, paano mo malalaman kung merong email? So, punta ka sa Facebook mo and then punta ka sa setting and privacy and then click settings and then makikita mo dito sa contacts, sa general and contact, makikita mo merong email. Dapat naka-primary siya. So, sometimes merong dalawang email na ginagamit ng tao. So, kung hindi naka-primary, yun yung i-capture ni Team SS Program Boot. And now, next, pupunta ka na doon and then kiklik mo yung login with Facebook kung meron na. So, and then, simple lang agawin mo. Once you click the login with Facebook, click mo lang yung continue pag lumabas to. And then, pipili ka ng page na gusto mong i-add. By default, isa lang ang pwedeng i-add na Facebook or ma-activate kung ikaw ay free trial. Pagka gagamit ka noong pro version natin, hanggang tatlong page. But, you can review the plan natin. Okay? So, once na, pwede ka mag-create kahit wala ka pang page. Okay? Pwede kang, wag mo siyang ilagay ng check. Pag tinext mo yan, ganyan mang itsura yan. So, makapapansin mo mga no, kasi ibig sabihin wala kang nilagay na page. So, pag binak ko yan at nilagyan ko ng gandang di mo inakala, chinek ko to, and then ninext ko yan, makikita mo na lahat yan ng ka-yes. Make it sure lahat yan na ka-yes kung may nilagay ka na page. And then, click mo yung done. Ganun lang kasimple. And then, click yung okay. So, once na-click na yung okay, mapupunta ka na sa Team SS Program Dashboard. Automatically, na-create na yung account mo. So, every time na magla-login ka, let's say, i-log out ko to, no? Let's say, log out ko to. Magla-login na ako, click login with Facebook. Ganun lang kasimple. Click. And then, wala. Diretso na ako dyan. Ganun lang kasimple. Okay? So, makikita mo, meron na ritong mga, Okay. So, try naman natin yung isa. But this time, ang gagawin ko, i-delete ko muna yung
account ni Shai Janet. Facebook account to ng anak ko. Delete muna natin to, tapos iti-testing natin yung isa. Okay? So, di-delete ko muna siya sa backend ko, guys. Okay? Wait lang, ha? Di-delete ko lang siya sa backend ko para pwede ako makapag-create ulit ng same same account para hindi tayo mahirapan. So, this time, gagamit naman tayo ng email. So, this time, i-verify. Ako, mas gusto ko ito na ito yung gawin natin. Okay? So, once na pumunta ka dito, TMSS program, pag-click mo yung try 7 days trial or kaya yung get started button, mapupunta ka dito sa sign up. Or, kung nandito ka, i-click mo lang ito yung create one, mapupunta ka dito. This time, ilalagay mo yung pangalan mo. So, let's say, ang ilagay natin is Shai Janet, yung aking anak. Okay, Cedera. Okay, tapos ilalagay niya yung email niya. So, this time, hindi ko kabisado yung email. Ano ko, kukopihin ko lang. Ayan. Make it sure, guys, dapat yung email mo legit. Ibig sabihin, no open kasi kailangan mo siyang i-verify. So, lagay mo lang dyan and then, lagay ka ng password na gusto mo. Okay? Lagay mo lang yung password na gusto mo. Make it sure strong yung password mo. And then, sagutan mo lang to. 1 plus 1 equals 2. Ayan. And then, i-click mo lang yung agree and then sign up. So, once you click that, ano mangyayari? Mag-i-email si TMSS program sa email mo para i-verify. So, an activation code has been sent to your email. Please check your inbox to activate your account. So, ibig sabihin, hindi pa activated yung account mo. Na kahit na mag-login ka dito, ang mangyayari, hindi ka makakalogin gamit yung Facebook account mo. Kasi nga, hindi pa activated. So, anong kailangan mong gawin? Punta ka dito sa ano mo, hahanapin mo ngayon yung email. Sana pumasok na yung email. And as you can see po, meron na rito, TMSS program, merong new. Ayan. Yan yung email na pinadala ng ating system sa inyo. And then, i-click mo lang to. Activation account, tapos ito yung code na activation mo. Copy mo lang yan, tapos click mo to, and then, papunta mo rito, lagay mo lang email na ginamit mo, syempre. So, again, dahil di ko kabisado, basta, yung email na ginamit mo, lagay mo. Okay, and then, lagay mo lang dyan. And then, activate my account. So, yan, activate na yung account mo. So, click mo lang to, nakalagay dito, you can log in here. So, click mo lang yan and you can log in gamit yung iyong email na ginamit. Okay, tapos pwede ka nang mag-log in. Yan. So, yan. Naka-log in ka na. So, ganun lang kasimple mag-create ng account. Now, if you are in the free trials, after 7 days, may expire yung iyong ano, hindi ka na makaka-access sa TMSS program bot. At kung gusto mo ma-unlock yung ibang features, maraming features na hindi pa nakalitaw dito. So, limited lang yung mga pwede mong gawin dito. So, ngayon, kung gusto mo ma-unlock yung mga features na yun, pupunta ka lang dito. So, sa payment. And then, i-click mo lang yung renew package. Okay? So, once click the renew package, mapupunta ka dito. Okay? Mapupunta ka dito. Pipili ka ngayon ng package na gusto mong piliin. Okay? So, makikita mo din yung mga available na dun sa package mo. Okay? So, let's say, ang piliin natin yung Pro. Let's say, gusto natin mag-Pro. Okay? Click lang natin select package. Tapos, ayan. Once na-click ng select package, mapupunta ka dito sa payment. So, you have one option, manual payment. Ibig sabihin ng manual, you can pay through bank or meron tayong, hindi tayo ng remittance. So, you can choose bank and e-wallet like GCash, Paymaya, CoinPH, Spiship. So, simple lang ang gawin mo, click mo lang yung manual payment and then they have option. So, like I said, pwede ka mag-bank online transfer through BDO. Okay? BPI, meron tayong option. Okay, meron. At pwede ka rin sa Paymaya. You can use the number pag send ng Paymaya or just scan this code. Same din sa GCash, scan this code. Alam nyo na yun.
kabisado nyo na yun. Ngayon, pag nagawa nyo na yun, nakabayad na kayo, let's say nag-deposit ka or nag-send ka ng ano, screenshot nyo lang or picturean nyo yung proof na nag-successful yung transaction nyo. And then, after nun, once na na-successful na, pupunta po kayo dito at ilalagay nyo yung payment na ginamit. Magkano yung payment nyo? So, let's say, dahil pro yung ginamit natin, pipiliin natin is yung 588. Okay? So, ngayon, once nandiyan yan, tapos make it sure na currency nyo peso. So, kung gumamit ka ng nasa ibang bansa ka, piliin mo yung currency mo para at least alam natin. So, tapos, ang gagawin mo lang, i-upload mo lang yung file na ano. So, make it sure lang na maximum 5 MB lang. The more na mas mababa, mas maganda. Okay? Para hindi tayo, hindi ka mabigatan. Tapos yan, ang file natin, PDF, doc, text, or PNG, or JPEG, or nakasip. So, click natin tong upload, and then pili tayo. Let's say, ito ngayon yung ating payment. So, let's say, ito lang yung picture ko ng payment. So, sample lang naman yan. Okay? So, make sure meron kang sample ng payment. Click ko lang open, and then, ayan, mapupunta na may na, ma-upload na siya. And then, you can add additional info. Sabi mo lang, kung ano man gusto mo sabihin sa akin, ikaw bahala or you have question. And then, click mo lang yung submit. So, once you click the submit, ayan, mapupunta ka na sa success. So, ngayon, mag-iintay ka lang ng confirmation kung yung account mo is magiging okay. So, as you can see, pag pumunta ka dito, no, sa, tawag dito, sa profile mo, makikita mo dito na yung account mo is naka-trial pa lang. So, just log out, hintayin mo, at log out, log in ka. Pag ikaw na na-approve, ito na po yung mangyayari. So, let's say, i-approve ko sa back-end ko. Wait for a minute. So, this time, i-approve ko si Shai Janelle sa aking back-end. Okay? So, na-activate ko na na pro si Shai Janelle. So, ang mangyayari, pag pumunta na ako dito, pag nag-login na tayo with Shai Janelle account, copy ko lang ulit to kasi di ko kabisado yung kanyang ano email. As you can see, ayan, pag pumunta ka dito sa profile mo, you can see that they are pro na yung account niya. So, ganun lang ka simple mag-create ng account dito sa Team SS program. And you can unlock all those ano tawag dito all those features. So yun lang, maraming salamat at welcome sa Team SS program. Bye bye.